What happened? Are you tired? Good morning! Wednesday. Ayan. Di ako nag-vlog kahapon. So, may laktaw ako isang araw. No, you finished that. Alas 11 na, kakatapos lang ulit namin mag-lunch as usual. Isip na naman tayo ng ating almusalin. Kaya, ng ating ilalunch later. Ulit nito. Kuya, pajama pa. Kuya, matadyakan mo yung food mo, ha? Yan. Mamaya pala ano, magbabayad na ako sa ano, school fees ni Liam sa Pinas for the online distance learning niya na magsa-start on August 10. And excited na ako. Kahit sa bahay lang para at least may ano na siya, meron na siyang mag-aaral na siya ng grade 1. Yung ano pala dito, yung exam for AEIS, yung admission exercise for international student. Chine-check ko yung website ng Ministry of Education. Ang sabi sa akin, second week of July. Pero until now, hindi pa siya updated. So, hindi pa nila ina-update kung kailan yung registration. Kasi ang nakalagay dun sa site is, ang start ng registration is on July. So, July 1st pa lang, nag-check na ako. Pero wala pang update kung kailan yung registration online. And then, tumawag na ako kasi ano na eh, magsi-second week na ng July, wala pang update. So sabi ko baka mamaya nami-miss ko na pala yung registration, sayang. Pero tumawag naman ako sa hotline nila. Ano, wala naman. Ano daw, second week pa talaga. Nung Monday nag-check ako, kahapon di pa ako nag-check tsaka today. Che-check ko ulit. Kasi second week na. Pero ngayon asikasuhin ko na. Pero ngayon, nasikasuhin ko muna yung pagbabayad ng tuition kay Liam. Yun. Ano siya, bank transfer pwede naman. So, okay lang. Ang inaalala ko lang kasi, ang sayang ng miscellaneous kasi hindi ko naman makukuha yung mga books and yung mga modular nila. Mga modules. So, ang sabi sa akin nung admin, hindi ko siya maipapadala dito or kung hindi ko makukuha dun sa school, papadala nila ako ng soft copy and then I will just print it out. Buti na lang may naiwan ditong printer yung dati kong housemate. So, bibilhan ko na lang ng ink yung printer. So, yun. Ganun na lang yung mangyayari siguro. Ano, sayang nga eh. Kung ano lang eh, papakuha ko. Ano ba yan? So, malayo kasi sa amin yung ano, yung nakuhaan ko ng online distance learning sa Intapa. Eh, sa Fairview kami. So, parang north to south ba yun? Tama ba? Hindi ko sure. Basta ganun parang magkalayo. So, no chance na makuha lalo na sa panahon natin sa Pinas ngayon na COVID. Buti kung dito, madali lang eh. Madali mo lang puntahan kahit saan kasi wala namang lockdown or whatsoever. Hi. So, yun. Ngayon na lang ulit. At magliligpit muna ako kasi itong kama pa lang yung naayos ko. Done cooking. Ito yung ano.
yung instant na chicken Alfredo. Nilagyan ko lang siya ng water, tsaka butter and water, butter and milk. Yun. Tapos yung iba dyan ingredients yung may kasama sa pouch. Magustuhan ni Liam yung ano, instant chicken pasta Alfredo. And then, ito. I make a romaine lettuce. Lettuce ang arte. With roasted QP sesame, roasted sesame dressing. And then, what do you call this one? Tilapia. Kain. Kasing na sila. Ayan. Nabisi ako at ako'y nag-ano na. Nakatapos ko lang magbayad doon sa ano sa AEIS doon sa AEIS exam yung ang ano nila ngayon ko lang chinek and ngayon lang sila nag ano nito ni Lancy okay si yeah, kakatapos ko lang ayun as I've said kakatapos ko lang magbayad doon sa AEIS examination and it will wala nga ritong nakalagay kung kailan eh pero dun kanina sa unahan hinami ang kuya hinaan mo naan mo nga yun meron dun kung kailan September pag P1 pag P2 P3 primary 3 on September 25 pero wala pa siyang exact details kung saan and kung saan and kung anong oras ayun yun tsaka tapos ko lang pero I need to ano pa submit the requirements kasi ngayon yung fill upan ko lang yung form and then nagbayad ako ang fee pala niya is $672. So, kayo na, do the math. 672 SGD times 35 for the Philippine peso. So, yun yung ano niya, yun yung bayad. And then, I need to submit pa yung ano ni Liam, birth certificate and passport dun sa email, and sa pre-navide nila na email address. So, yung mga nandito na gusto nyong ipasok yung mga anak nyo, open na yung registration nila just today and until August 28 yata. Yun. So, kung interested kayong register para makapasok yung anak nyo dito sa public school. Kasi nung chinek ko, ang tuition fee ng public school is $470 per month. So, compare mo siya sa pinakamura na school fee dito, $750. So, malaking difference na rin. Okay na din kesa magbayad ka ng private. Gulo-gulo nilang lang eh, oh. Yun. So, wala tuloy ako. So, sorry. Hindi pa ako naliligo eh. Hindi pa ako nagluluto. Ano na. Alas 6. Tinapos ko lang to kasi kahit hanggang August pa yung registration, once na napuno na, na-fill na yung slots for the examinees, ano na sila, ko-close na, hindi na sila magtatanggap ng magre-register pa. So, buti na lang, nung chinek ko kanina, open na siya, so nag-register na agad ako. And then, nagbayad. And then, yung requirements to follow na lang. Basta within 1 week, pero mamaya ayusin ko na rin to, isi-send ko na pag hindi na ako masyadong busy. Kasi kanina rin, habang tulog si Lance, nag-ano na rin ako, nagbayad na rin ako ng tuition fee dun sa online distance learning niya sa Pinas. Ano yun? Ang binayaran ko is $11,950. Yun yung binayaran ko for ano upon enrollment and then kinuha kong payment scheme is yung quarterly so ang next payment ko na is on October tapos ang per month
per month na share ko lang, baka dun sa may mga gustong mag ano, mag ano dito. Ano to, Images Academy. So, kung gusto nyong i-enroll yung anak nyo hanggat naghihintay ng katulad ko, naghihintay ng ano dito, at least si na ano sila na pumapasok pa rin sila sa school. So okay na rin, 'di ba? Wait lang ah. Mali pala ako, mas mahal pala yung quarterly payment from the initial payment. Pag quarterly 12,906, pero sa October 'yun. Kung monthly naman is 5,600. So 'di ba? Okay na rin. Parang nakatipid ka na din ng a few thousands if quarterly, kasi kung monthly 5,600. So medyo okay na rin mag quarterly. And then ibang i-update ko. Pipili na lang pala ako kung anong oras. It's either ang pasok niya ay 7:30 to 10:30 or 11:30 to 2:30 ba 'yon? Tapos may books pa, ano ba 'yan? Sabi ko, paano ko ma-access yung books? Eh nandito kami, eh, hindi pa sila nagre-reply. Ayan. Ang grade 1 is 7:30 to 10:30 and yung second shift is 11:30 to 2:30. Tapos meron silang 1 hour na homeschool. So parang they will do it on their own, parang ganun. Parang parent and child yung ano na, yung kailangan gumawa. So siguro kukunin ko yung 7:30 to 10:30. Ayan. Siguro piliin ko na lang yung ano no. 7:30 to 10:30. Kasi 11:30 alanganin. Okay na yung 7:30 to 10:30 para pati si Lance maaga magising. 'Di ba? Para as, talagang pumapasok na talaga siya sa school. So although hindi kami magbabyahe, okay na rin, 'di ba? At siguro mga ganyang oras tulog pa si Lance, so tahimik si Lia mag-aaral. Kasi kung 11:30 gising na siya niyan eh. So yeah, yun na lang siguro pipiliin ko. 7:30 na si Daddy na nag ano asikaso ng dinner namin kasi oily ko na. Natapos ko natin i-send yung mga sorry. Para baka naririnig niyo yung ano, electrician. Wait. Yan. Natapos ko na din i-send yung mga requirements na kailangan dun sa exam. So na-send ko na yung proof of payment, yung birth certificate and passport ni Liam, na-attach ko na. So yon, kay na ako. Hihintay na lang tayo sa September 10 ng confirmation kung anong oras at kung kailan ang exam. So that's September 10. Tapos September 25 yung schedule for P2, P3 exam. Yon. Ay, tuloy ako nakapag-edit ng vlog today. Anyway, baka titingnan ko tonight kung makakapag-edit ako or tomorrow morning na lang. Tapos maliligo pa ako eh. Yung tsura ko. Kadiri. Di na nga kami nagmerienda. Uy, galing oh. Silang marunong na siya magsalita talaga. Kapag gusto niya ng dede, sabihin niya dede. Lalapit saan sabay, dede, ganyan. Runong na siya. Hinihintay ko na lang sabihin niya yung mommy, daddy. Tapos marunong na rin siya mag-thank you, pero eh yun, ganun pa siya. Eh yun.